another version of our cooking challenge. So as you know, diba, quarantine tayo ngayon. So wala tayong pwedeng gawin. Wala tayong magagawa kung hindi steady sa bahay. So dahil steady tayo sa bahay, guys, it's time to experiment! So ang ating main dish for today, ito ating sardinas. So ordinary sardines, gagawin nating extraordinary. Gawa tayo ngayon ng ukoy or gawin natin siyang fried sardines. No? Gagawin ukoy. So, ito yung ating ingredients. Ito siya, guys. Hindi nyo kailangan gumastos ng malaki. Hindi nyo kailangan gumastos ng mahal. Swak sa budget. Yung nasa kusina lang, nakikita lang natin. Actually, ito sa akin, available lang sa kusina. Hindi na ako nag-grocery pa ng bonggang-bongga. So, sa maliit talaga, ito yung ating kakailanganin. So, ang ating main ingredient na sardinas. So, ang panghalo natin, arena or all-purpose. Kahit ano, guys. Kahit ordinary arena lang, okay na yan. Swak na yan. Pampalasa, kailangan natin ng bawang, sibuyas, asin, syempre, and lalagyan natin ng paminta ang ating ukoy. And para hindi siya magdikit-dikit or para maganda ang texture ng ating ukoy, gagamitan natin ng egg. So, ready, guys? Ganito ang ating gagawin. Ihahalo natin na ang sardinas dito sa ating arena. So, just mix everything. Kagaya ng sinabi ko sa ating previous na Maha Making Vlog, mix lang, guys. Hindi natin kailangan magpahirapan ang ating sarili sa kusina. Halo-halo lang po. So, ito, haluin. Mix lahat ng ingredients. Makakagawa tayo ng tamang snack. So, pwede ito siya gawing snack. Pwede din siyang ulamin. Kung crisis na talaga tayo, guys. Ulam. Masarap na ulam ito siya. Mas masarap pa to kaysa sa jowa mo. So, lalagyan natin ng dalawang sachet ng paminta. Pamintang durog para hindi na tayo mag-effort. Then, konting asin. Tansya-tansya ulit. Gamitin yung ating tansya power. So, huwag masyadong madami. Huwag masyadong dadamihan. Tip ko, guys, kung magluluto, huwag dadamihan ang asin or asukal kasi mas better kung konti. Pag nakulangan, at least pwedeng dagdagan. Kaysa masobrahan, hindi na natin makakain. Diba, guys? Tip yan. So, konti lang po. And then, mix natin na. So, ito na ang ating mixture. Dudurugin natin ngayon lahat ngayon. Tapos, guys, lalagyan natin ng tubig. So, ngayon, guys, nadurug-durug na natin yung sardines. Hindi na siya buo-buo. Tsaka yung ibang ingredients, syempre, lalagyan natin siya ng tubig. So, tatansyahin natin dapat tama yung lalagay natin tubig. Hindi pwedeng masobrahan. Sabi ko, pag magduluto, dapat konti-konti lang. Mas madali na pag magdagdag kaysa masobrahan. So, konti muna, guys, and then halu-haluin natin ang ating mixture. So, very easy lang. Very easy lang to. Tsaka, swak sa budget. And isa pa, hindi tayo mauumay sa sardinas. Diba? So, hindi naman tayo pwede maging yung magpa-social, lalo na ngayon, crisis tayo. Kailangan, kontento lang tayo, guys. Diba? Masalamat tayo sa Panginoon kasi pinoprovide niya pa rin yung ating pangangailangan. Kahit sardinas man yan, guys. Huwag natin ilalang ang sardinas dahil maraming pwedeng gawin sa sardinas. Diba? So, ganito ang magiging texture niya. So, pag sa tingin nyo, tama na yung tubig. Sa akin, tingin ko, tama na yun siya, guys. Ang water niya. So, lalagay natin yung pampa-sticky ng ating mixture. Ang ating magic egg. Ordinary egg lang ito siya, guys. Okay, pwede na yung isa sa ganitong karaming ukoy. So, babasagin lang natin dito and then mix lang din. Para hindi lata yung ating mixture. So, ganun lang, guys. Hindi nyo kailangan maging expert sa kusina. Okay?
Hindi kailangan maging chef master. Kung gusto niyong matuto, gawa-gawa lang hanggang ma-perfect ang isang bagay. Ganun lang man daw sa buhay. Kung gusto nating mag-learn, kailangan nating mag-experience. The more experience daw tayo na meron, the more learnings daw. So, hindi ko sinasabi na expert na ako, guys. So, ito siya. So, tatayo tayo para makikita niyo. Mix everything lang, halo-halo. So, malapit na, guys. So, diba? Ganun lang kadali. Ganun lang ka-easy, guys. Sa buhay, huwag nating pahirapan ang ating buhay. Kung merong mga paraan na pwedeng mapa-easy yung life, ganun lang, guys. Life is beautiful. Sabi pa nga ni, sino yun yung sa Cebu? Si Madam Berta. Life is beautiful. Life is wonderful. So, tama. Life is beautiful. Life is wonderful. Just have to explore. And sabi rin ng isang kaibigan ko, dapat hindi tayo mag-stop, mag-explore, or gawin ang isang bagay as long as hindi tayo nagkakasala. Sabi niya, just do things as long as it's not a sin. It's not a sin. It's not a sin. As long as hindi kasalanan, guys. So, I think we're ready! So, ngayon, lipat tayo sa ating kusina. Doon nag-aantay yung ating mainit na oil. So, lulutuin na natin ang ating... So, may mainit na po na tayo na oil dito. Nainit na natin siya tayo ng kanina pa. So, lulutuin na natin yung ating ukoy. So, konti-konti lang, guys. Liit-liitan lang natin para hindi na natin hati-atin pagkakain tayo. So, ganito lang, guys. Ka-easy, di ba? Hindi siya mahirap. Tapos, hindi mo makahalata na sardinas lang pala ito, guys. So, I hope may natutunan kayo dito sa video na to. Hindi kailangan maging expert sa kusina para makaluto ng ating snack. So, happy 100 subscribers ulit! Thank you so much mga nag-subscribe. Kain lang natin yan. Papalutuin natin. Pag nag-turn brown na, so, that means cook na siya, guys. 80,000 impressions later. So, ngayon, guys, babalik na rin natin siya. Tingnan natin, parang paluto na kasi. So, yan. Good, ano na yan. Good na yan. Basta ganyan lang itsura. Babalik na rin lang natin. Lahat, pa isa-isa. And then, after that, I think, cook na. Antay lang tayo ng mga konting minuto lang, guys. So, antayin natin na mag-brown yan siya. And then, good. Ganun lang. So, guys, dahil nag-turn brown na po lahat, kahit binaliktad-baliktad na natin, it's time to remove it from the pan. So, inaan natin muna ang ating apoy. Medyo mainit. So, tatanggalin na natin, guys. So, nakaluto na po tayo ng ating first batch ng ukoy natin, guys. Diba ang ganda ng texture? Dahil yan sa egg. So, yan, guys. So, tatanggalin natin pa isa-isa lahat. And then, good na yan. Done. So, ito po ang ating finished product. So, ayun guys, tapos na po tayo sa ating cooking challenge na ukoy. Ito po yung ating finished product. So, ayun guys, tapos na po tayo sa ating cooking challenge ng ukoy sardines. So, this is the result. Time to taste it, guys. So, ayan, firm po siya. Ah, mainit pa, guys. Lalagay lang natin ng ketchup. Ingat. So. Stop. That's it.